Hello mga kababayan, ako po muli si Teacher Lovie. Welcome back to my channel. And in this video, we're going to discuss the common questions asked in the immigration. So commonly, the questions are first is about the details of your trip. So, where are you going? So, let's say you're going to Thailand. So, syempre, ang sasabihin mo sa Thailand at dapat alam mo yung exact address dito sa Thailand para sa mga next na katanungan. Okay? Ngayon, kung ikaw ay may connecting flight, okay, at ang exit mo ay sa Singapore, sa Malaysia, or sa iba pang neighboring country ng Thailand, or ng bansang pupuntahan mo, dapat iyon ang sabihin mo. Or, you can give them your itinerary. So, for example, pupunta po ako ng Thailand, dadaan lang po ako ng Malaysia. Yan, dapat alam nila yan kasi magko-conflict yan sa mga susunod na tanong at sa susunod na sagot mo. So, where in Thailand? Kung diretso ang ticket mo, saang province ka pupunta? Sa south ba or sa north? Dapat alam mo ang exact address ng lugar na pupuntahan mo. Ang susunod is this your first time to travel? Kung hindi, so saan ka nagbiyahe before? Ano ang ginawa mo doon? So dapat alam mo ang isasagot mo. Next is, are you traveling alone? Mag-isa ka lang ba? Or may kasama ka? So, dapat alam mo ang isasagot mo kung sinabi mong mag-isa ka lang at kung hindi, eh sinong kasama mo? Kung sasabay ka sa friend mo or kamag-anak, dapat ready ka sa mga documents na magpapatunay ng inyong relationship. And the second is about the purpose of your trip. So, why do you like to go to Thailand? For example, why do you like to go to Malaysia? Dapat may reason ka. Bakit nga ba? So, dapat may valid ka na dahilan na match dapat sa isasagot mo sa mga susunod na tanong. Like, gusto ko pong pumunta sa Thailand. Gusto ko pong sumakay sa elepante. Makita yung mga floating market, matikman yung matamis nilang sampalok, or kumain ng durian, at iba pa. Yan, dapat meron tayong valid reason. Next question is, what are you going to do in Thailand? Yan, sa tulad ng sinabi ko kanina, dapat match ang isasagot natin. Kung magtutur ka, anong gagawin mo sa Thailand? So, dapat meron kang itinerary or mga listahan ng iyong mga gagawin sa Thailand. So, the next question is, where are you going to stay? So, saan po kayo mag-stay kung pumunta kayo sa isang lugar? So, dapat meron na po kayong nakaredy na hotel, booking, accommodation. At kung kayo naman po ay mag-stay sa inyong kaibigan or kamag-anak, dapat po ay ready na ang inyong mga necessary documents. So, the next question is, how long will you stay in Thailand or sa lugar na inyong pupuntahan? So, dapat hindi masyadong mahaba, hindi masyadong matagal, dahil kung ikaw ay a-attend lang ng seminar or ikaw ay mag-tutor, hindi yan kinakailangan ng mahabang panahon. Next question is, do you have a return ticket? Of course, dapat meron kang return ticket dahil yan ang magpapatunay na ikaw ay babalik. At dapat po nating tandaan, ang ating return ticket dapat ay maikli lang. 1 week, 2 weeks lang dapat. Huwag masyadong mahaba. So, the third part is all about your personal information. Okay, what is your job here in the Philippines? Kung employed ka, dapat i-prepare mo ang mga documents like certificate of employment, company ID, bank statement, payslip, at iba pang bagay na magpapatunay na ikaw ay talagang employed at may trabaho. At kung hindi ka naman employed, you have to tell them paano ka kumikita, ano ang source of income mo. Siyempre, magtutur ka, dapat you can prove them na may pera ka talaga, meron kang pinagkukunan ng iyong pera. The next question is, how much money do you have with you? Or how much travel allowance have you got? So, napaka-importante po na tayo ay may dalang cash na enough, dapat hindi bababa ng $700 ang dala nating pera
na yun po ang magpapatunay na tayo po ay may pang-tour, may pang-gala sa ibang bansa. Kung tayo po ay mag-i-stay sa ating kamag-anak or kaibigan, sila po bali ang magiging host natin. Then, sometimes tinatanong po ng immigration officer, how are you related to your host? So, pwede po natin sabihin na ito po ay pinsan natin, ito po ay auntie natin, ito po ay kaibigan natin, but we have to provide all the necessary documents na magpapatunay ng ating relationship with them. Mga kababayan, iyan na po lahat ang mga common questions na tinatanong sa immigration sa atin pong paglabas ng bansa. So, dapat po practicing po natin yan bago tayo magbiyahe, bago ang flight natin, dapat practicing natin para po sa ating smooth at walang problema na paglalakbay. So, I hope natulungan po kayo ng videong ito sa inyo pong successful journey sa ibang bansa. At para po sa mga nagnanais na magtrabaho dito sa Thailand, ang next na video ko po ay about how to find or how to apply jobs here in Thailand. So, don't forget to like and subscribe to my channel. At lagi po nating tatandaan na walang ibang magtutulungan kung hindi tayong mga magkababayan. Thanks for watching!